Basta may naapi, isumbong lang sa kanya at tiyak, lagot ang mga abusado. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ba ang tapang niya. Please welcome, Mr. Mon Tulfo! Magandang gabi po, Mr. Mon Tulfo! Pinagpapawisan ako, magandang gabi ho. Bakit ba sa iyong kamay mo? Natitensyon ho ako sa presensya ninyo. Yung matagal ko pong hinintay po ito. Mapupo tayo, sir. Komportable po ba kayo sa ano, sa imahe ninyo, ikaw at yung iba mong bang mga kapatid na lalaki na mga magkakapatid kayong matatapang? Komportable. Masaya, positibo po ba sa inyo yun? Na pag sinabi, Monturbo, matapang yan. Positibo. Positibo po. Kinatatakutan. Totoo bang kinatatakutan? Iba yung matapang sa kinatatakutan? Yung hindi madaling lapitan. Yung madaling. Mga nilalapitan ng mga naapi. Ay, madali palang lapitan to. Kamusta ho kayo dyan? Kasi minsan naiinis ako sa mga mahirap lapitan. Lahat in-offer mo na ang hirap-hirap lapitan. Pero ito, madaling naapi po ako. Sorry. Hindi, ano lang, trivia. Matagal ko nang na-meet si Mr. Mon Tulfo kasi ano, lagi ako pumupunta pag birthday ni ano ni Tito Raffy Tulfo na kapatid niya. Close kami, paborito ako ni Tito Raffy at saka ng palagi mong binabanatan noon si GMA. No, hindi pa po ako artista yon sa comedy bar, pero pwede pa rin naman ngayon, no? Pero yung tapang niyo pong magkakapatid, saan po nagsimula yun? Yung pamilya niyo po talaga, mga magulang niyo ba matapang talaga? O may mga pinanggalingang ano yan, karanasan? Yung nanay ko matapang, palagi niya sinusuntok yung nanay ko, tatay ko. Under po ba yung tatay niyo? Oh, under the saya. Under na yung tatay mo, masaya ka pa. Mukhang masayang-masaya sa pagiging under ng tatay. Sabi niya, oh, under the saya. Pero napag-alaman ko po, yung tatay niyo po, dating PC, Philippine Constabulary, hindi po ba? Nag-retire siya, colonel ng PC, Philippine Constabulary. Eh yung nanay niyo naman po, ano pong trabaho ng nanay niyo? Wala lang. Trip niya lang bugbugin niya. Tiga bugbug din sa tatay ko. Talaga, tapos hindi lumalaban yung tatay mo, talagang sinubmit niya ang sarili niya sa kanyang asawa. Palagi nahuhuli ng bababae. Oh, so may pinagmanahan din, ano? Ay, lang pa. Iba. Hindi, yung iba po. Mabait ako eh. Mabait po kayo, opo. Magaan naman po ang loob ko sa inyo eh. Nalaman ko pa nga lang po papunta kayo rito. Sabi ko, ah talaga, komportable. Ang gaan-gaan po ng loob ko sa inyo. Salamat. Oo, parang hindi po tayo magkakaroon ng anumang hindi pagkakaintindihan. Kayo din po ba, ganun po ba nararamdaman niyo po sa akin? Magaan din po ba ang loob niyo sa akin? Oo, kita ko eh. Ang alin po? Baliw ka rin. Kayo po ba, baliw din po ba kayo, sir? Yung tawa niya, hindi ko alam kung nakakaloko o nakakatakot na. Parang gusto niya sabihin sa akin ng palim na umayos kang bakla ka. Namumuro-muro ka rin sa akin. Yung mga magulong niyo po, mahigpit sa inyong magkakapatid. Kasi militar ang tatay, tapos yung nanay, ano, binubugbog yung asawa. Mahigpit po ka. Paano po kayo dinisiplina? Mahigpit. Yung disiplina namin parang militar. Yung pinaka, yung mga yung matanda, mas nakakalamang doon sa bata at pwedeng kastiguhin yung mga bata. Kaya down the line, si Erwin ang hindi nakakastigo. Bunso po ba si Erwin? Second to the youngest. Yung bunso namin, babae. Ba't hindi po nakakasigo si Erwin? Paborito po siya? Hindi mo pwedeng paluin kasi hindi na siya pwedeng makapalo doon sa babae. Kasi babae? Babae. Oh, pero kayo po pinapalo nyo dati si Erwin? Hindi na. Yung mga pinapalo ko, sila Ben. Oh. Oh, salbahe yun. Ay, bakit ho? Oh, salbahe. Salbahe si Ben? Oh. Eh, ba't hindi siya nakipag-away? Siya palang salbahe. Joke lang po. Tapos, kayo pong magkakapatid, syempre lahat kayo matataba. May mga ano rin kayo, alitan, bangayan, nagubugbugan din kayo, nag-aaway-away din kayo. Oh, syempre. Sa malaking pamilya, talagang nag-aaway. Kailan po ba kayo magkakapatid? Sampo. Oh, sampo. Oo, talaga. Sampo. Busy ang mga magulang nyo. Oo. Sobra. Walang panahon sa mga... Paano pong kastigo ginagawa niyo sa mga bata yung kapatid? Pinapalo? Kasi nung araw, yung tatay ko, at tinatali kami. Oh. Pagkatapos pinayayakap sa isa't isa. Tapos, pinahalik sa isa't isa. Pag nag-aaway-aaway kayo, maghahalikan kayo sa isa't isa? Oo, yung nag-aaway. Pagkatapos itatali, pagkatapos ng isang oras. Kaya kung saan pupunta yung isa, sasama. Parang Siamese twins. Tapos maghahalikan. Diyos ko, sana pa naging kapatid ko kayo, aaway ko kayo maya't maya. Hoy, aaway! Halik yan! Halik! Ipipitins mo ako dito! Okay, ah. Ha, 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 ha.
Nakakatuwa. Tapos, di ba dati uso yung mga pinapalood sa munggo, yung mga ganun? Pinapalood din at saka pinapalo. Oh. Ako naman minsan na yung binibitin, yung binabalo sa sako, tapos binibitin. Ah, baka kalapusa. Diyos ko, kawawa naman mga bata, ito itinali na, tapos binitin pa. Ako rin dati, tinatali ako ng tatay ko. Ganon? Sa mga puno. Tapos painumin ako sa ilog. O, sige, inuminom ka na. Tapos mamaya patatakbuhin na naman ako. Alam mo, naiintindihan ko yung tatay mo. Lalaki-lalaki yung tatay mo, ano? Bakit yun naiintindihan yung tatay ko? Lalaki-lalaki yung tatay mo. Ay, barako po ang tatay ko. Ha? Barakong-barako. Barako nga, kaya nga siguro tinatali ka. Naka-score sa akin to. Mukhang napaghandaan ako. Eh, pero kunyari, kung ako, ilan po bang anak nyo, sir? Bakit mo tinatalong? Baka hindi mo alam, baka isa ako sa dulo. Ba't nalungkot ka naman nung tinanong ko? Sabi niyo ba ito yung tinanong? Hindi ko mabilang eh. Nagbilang. Madami? Hindi ko mabilang. Hindi mo na talaga alam kung ilan ang bilang? Hindi mo kilala lahat? Mahina ako sa math eh. Mahila ka sa math, saka magaling sa biology? O biology. Kung ako po naging anak nyo, okay lang po sa inyo? Hindi ko alam. Ay, ano yun? Bakit may ganun po kayo sa ano, sermon? Kasi palagi kita kakastiguhit. Bakit po? Eh, hey, bakla ka eh. Simple na lang sagot, no? Eh, bakla ka eh. Diyos ko, hindi po ako bakla. Ano po, hindi ka bading ka? Hindi po. Ano? Adik po ako, trip ko lang to. Isang tomboy ako, depende sa kinuha ko. Nakakatuwa talaga si Sermon. Okay. Sermon, kasi ang gwapo-gwapo mo, tas ang sexy mo. Lapitin po ba kayo ng bakla dati? Shit. Oh. Bati ka magde. Madami pong umaaligid sa inyo mga bakla, ganun. Anong ginagawa? Binubugbog nyo? Hindi naman. Ano po? Iniwasan ko lang. Ikaw lang ang hindi ko iniwasan. Ah! Sorry! Harmless na, Bex! Bakit mo iniwasan yung mga bakla? Takot ako eh. Bakit? Anong iniisip nyo gagawin nila sa'yo? Aywan ko. Ayaw nyo itry? Kasi... Meron kasi akong narinig na kwento. Yung umiihi doon sa public toilet. Tapos eh, tingin ng tingin yung katabi niya. Sabi, ano? Tapos ano yung sabi nung isa, ba't ka tingin ng tingin? Gusto mo ba sa'yo? Sabi nung yung katabi, sabi, promise ha? Paano yung promise? Paano yung pagkakasabi niya ng promise, sir? Promise ha? Nakakaloka. Napaproud ako kasi dito lang siya gumaganyan. Parang ito yung nakikita niyo siya, seryoso, di ba? Pero dito talaga, bongga. Nakakatuwa. So ayaw niyo po talaga i-try? Ayaw po. Why? It's not too late to try. Ano po kung hawakan? Ano pong nararamdaman niyo, sir, pag hinahawakan ko po kayo? Nagkikiliti ako. Ayaw niyo po ba lang? Saan ho ba ang kiliti ninyo bukod sa tuhod? Tuhod ho ba? Ayaw. Lagi kayong seryoso, no, sir? Hindi po ba kayo, lagi po ba kayong galit? May mga, kasi ngayon lang namin nakita yung side nyo na yan eh. Meron ba kayong side na malambot, yung ganyan? Pagdating sa mga anak nyo? Kasi lumaki ako na palaging pinapalo. Siya ba lahat yan? Iba-iba pala itsura nyo, sir, no? Di saan? Ayun. Oh, yun. Ang gwapo may rin sa pink na t-shirt, sir. Oh, syempre. Doon, medyo nakakakaba yung dun sa taas. Parang membro ng sindikato yung nasa taas. Pero ito, ang ganda nitong nasa huli, sir. Oh, tara. Yan ang magandang ilagay, nakapatong sa ano, bago takpan. Sa piano! Di ba yung piano, may mga picture doon? Wala akong sinabi pag ako na ano nito, ah. Gwapo ko, ano? Ang gwapo niyo po talaga. Ang lakas ng dating po ninyo. Nakailang girlfriends po kayo? Hindi ko alam, marami. Ito, chismis lang ha, nakarating po sa akin ha. May naging ano pala kayo dati, kamalambutan na artista. At kasing controversial nyo din. Totoo po ba? Chismoso ka, no? May kwento lang naman po sa akin, hindi lang po talaga ako. Pero totoo po ba na naging girlfriend nyo dati, yung isang sikat na artista? Andyan yung anak ko. Labas ka muna. Hindi nyo pwedeng malaman, hindi niya alam.
Hindi ko inaamin. Ay, hindi niya inaamin yung tukong sa kanila ni Osang. Alam niya daw, sir! Ay, oh! At yung picture po na yan ay nakuha namin sa wallet ni Mr. Montulfo na hanggang ngayon ay bit-bit niya pa rin araw-araw. Totoo po? Oy, sumusulyap! Gustong balikan ang mga nakaraan. Tingnan ko lang. Nain lang po kayo dyan. Nakakaloko yung tawa, dalawang helang talaga. Ibang level daw po ang panunuyo nyo dyan nung niligawan nyo. Paano? Sabi, bumibila ba daw po kayo? Kasi dati hindi pa uso rito yung Krispy Kreme na donut, bumibila pa raw kayo abroad, tapos binibigay nyo sa kanya. Grabe, ano? Ano yun? Hindi nyo naman sinagot? Nag-react ka lang, walang sagot? Totoo po. Sino? Naniligawan nyo dati, tapos sinusuyo nyo ng ganun. Ligawan? Chuserong fructose sermon. Nakakaloka. Sa palagi nyo po, anong nagustuhan sa inyo ni Osang? Mukha ko. Maliban sa mukha. Gwapo. Kasi alam, dami niya sabi, ang ganda-ganda raw ng kamay. Ano yung tinatakpan niya sila? Kasi sabi, ang ganda-ganda raw ng kamay ninyo. Oo. Oh. Ang lapad-lapad ng kamay ninyo at ang taba ng mga daliri. Bakit mo kayo tumatawa? Eh, asset niyo ho ba yung kamay ninyo? Ewan ko sa'yo. Ayaw ka nang pag-usapan yung asset mo na yan dahil baka bukas makalawa gawin mo akong liability. Pero kasi ang taba talaga ng mga... Sa akin, ang nipis lang ng mga daliri ko. Ibakla ka kasi. Pagbakla, manipis agad ang daliri? Oo, oh, diba? Maliit. Maliit. Maliit po ang alin? Ang daliri. Bakit? Kahit po bakla po ako, ano pong mapagmamalaki nyo sa akin na wala ako? Ay, hindi ko alam. Baka magkasubukan tayo. Sinasabi ko sa inyo, pag nakita mo to, baka picturean mo na naman. So, try ka natin magpa-sweet ka. Kunyari, ano, magpapa-sweet ka. Kunyari, psst. Hindi pa-sweet. Po pa-sweet na sutsot. Ano? Yung sweet, S-W-E-E-T. Pa-sweet. Kunyari po, ano, kunyari po ako yung nililigawan nyo. Paano kaya magpa-sweet si, oh, ano, si Sir Mon? Ang bastis mo, ah. Ba't ba ako kinakalabit? Alam mo na yun. Ganun agad? Kalabitan lang? Eh, ngayon na lang uso yan sa PBB Teens, eh. Noong panahon nyo, hindi naman uso yan. Di ba dati talaga panahon yung nililigawan? Advance ako. Ay! Hindi po kayo naliligaw talaga noon? Talagang pupunta ka sa bahay, naharanan nyo, walang ganun-ganun? Basta pagkalabit, ganun-ganun lang. Eh, paano kaya kung na-reject kayo? Kunyari, kinalabit pero ayaw, paano kayo nagre-react? Eh, bakala ka. Eh, yun na lang yan. Alas na ako. Hindi ka mo na nang hinayang talaga? Pag-usapan natin ngayon ang pagiging ama naman ni Sir Montulfo. Ilan ho bang anak ninyong babae? Mga... lima-anim. Lima-anim? Di ka pa sure, ha? Nakakatayon lima o anim. Parang ang hirap ligawan ng mga anak ninyong babae, no? Kunya, parang kunyari kung ako manliligaw, tapos malaman kung ikaw yung tatay, parang nakakatakot. Mayroon na po ba kayong ano, natakot sa inyo na ano, na manliligaw ng mga anak nyo? Yung wala tinakot nyo talaga? Basta tumuloy lang sa bahay. Tapos anong ginagawa nyo po sa loob? Wala. Tinitingnan ko lang siya. Tapos bugbog, ganun? Hindi naman. Tingnan ko lang siya. Ano ka? Anong trabaho mo? Okay. Kunyari ako po manliligaw sa anak. Kunyari lalaki po ako, hindi ganito kasuotan ko. Kunyari ganyan po kasuotan ko. Tapos ganyan rin kalaki yung mga daliri ko. Pwede ba akong umakit ng ligaw sa mga anak nyo, sir? Pwede. Hindi po nyo po ba mamasamain kung maging nobya ko yung anak nyo, sir? Kung magugustuhan ka. Dahil yung mukha mo, mukhang hindi gwapo eh. Sir, biruan lang naman ito, ba't na may personal ka, sir? Kasi nakakatakot to. Kasi alam nyo ba, black belter to. Karate po ba? Judo? Taekwondo? Ano po? Black belter kayo nang? Aikido. Aikido? Oh. Nakakaloka. Ilang taon po kayo nag-train? Matagal na. Matagal na siya. Matagal na ako. Binata pa po kayo? Matagal na. Matagal. Matagal. Nagpa-CT scan ho ba kayo matapos yung gulo?
Kasi may mga kinikilos itong nababagabag ako si Sir. Talagang black belter. So ngayon nagagamit niyo pa po ba yung pagiging black belter niyo sa ano, Aikido? Sa ano ito? Sa exercise maganda. Exercise. O, pag sa mga pangyayaring hindi niyo inaasahan, ginagamit niyo po ba yung mga Aikido? Hindi ko alam eh. Hindi ko nagamit sa airport eh. O ganito na lang. Kasi sinasabi nga natin na si Sir Montulfo ay tagapagtanggol ng mga naapi. Kunyari, ano, ipagtatanggol ako ng Sir Montulfo. Namimili ho ba kayo na ipinagtatanggol? Kahit ano ho bang kasarian, anong itsura, anong... basta nangangailangan po na tulong. Miski bakla. Less mo na yan, ha? Nakakapikon yung tawa nito si Sir. Mabambus ka lang yung tawa. O kunyari po, nangangailangan ako ng tulong. Ayan. Tapos ipagtatanggol niyo po ako. Tapos may criminal po kasi na ano, na umatake sa akin. Gamitan niyo po siya ng Aikido, sir. Oh. Okay lang. Sino kaya? Sino ang malaking mama? Sir! Kayo po. Halika na. Okay. Kasi madali lang po ang eksena. Kaya-kaya niyo to. Ayan. Aagawin niyo po cellphone ko. Mukhang hindi naman nabago sa inyo to. Aagawin niya po yung cellphone ko, tapos ano, ipagtatanggol niyo po ako sa kanya. Gagamitin niyo Aikido. Okay po. Lalabanan mo si Sir, ha? Kaya mo ba? Kakatakot. Ano ka ba? Ganon din naman ang naramdaman niya sa'yo. Okay lang. Eh, mayroon ba kayo cellphone dyan? Mayroon ba ng cellphone? Ayan. Okay. Ayan. Kunyari, kung magamit ako cellphone, sa ano, hahablutin mo, ha? Tapos pagtatanggol ako ni Sir Mon. Dali. Hello? Hello? Ah, oh, Claudine, saan tayo makikita? Si Claudine Bacolodan kasi, yung ano, yung kaibigan ko. Hello. Ah! Ah! Tulong! Tulong! Kinakuha niya! Ipagtanggol mo ako sa kanya! Ito naman, wala ka toyo-toyo. Dapat nakipag-aikido ka sa kanya. Salamat, ah. O sige, upo ka na doon. Pero ito, si Sir Mon kasi, kahit nag-aikido siya o kahit anong ginagawa niya, pag naririnig niyang tumutugtog to, napapasayaw siyang bigla. Patugtog. Favorite mo daw to, eh. Ayan, o. Pakitaan mo ako ng mga moves niyo dyan, Sir Mon. Nobody! And you'll never change. Paano isip? Oh! Ang guwapo! Sir Montulfo, isang malaking karangalan po sa akin na nandito ka ngayon sa programang ito. Talaga pong tatanawin ko malaking utang na loob na bisibisibin. Ako rin. Masaya po kayo? At dahil masaya po kami, may regalo po kami sa inyo, sir. Ayan, video cam po. Camcorder. High definition na po ito para magandang-magandang kopya. Para maganda sa airport. Opo, maganda-maganda. Mr. Montulfo!